mga ba? Lumapit sa pangatay na presidente ng Pilipinas na mga kasama, pasalubungan po natin ng masigabang palakpakan ang pagdating ng ama ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, at ang ating pong pagbati sa ating pong minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor Maria Sheila Honilacuna Pangal, at Congressman Yung Sebo Nieto. Atin na pong inaanayahan ang ating pong mga panaungin at mayo at tumungo sa gawin ng pagpapainaw ng Plaza Asuncion. Plaza Asuncion na susundan ng pagkuputol ng laso. Kaya naman po, sabay-sabay po tayong magbilang in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganap na nga pong napailawan ang kabuuan ng Plaza Asuncion. Atin naman din pong masasaksihan ang pagpuputol ng laso kasama po ang ating pong minamahal na alkalde at si alkalde. Gayun din naman po si Congressman Yul Servo Nieto, City Engineer Armand Edres, City Architect Pepito Balmoris, City Electrician Engineer Randy Sadak, at OIC of Parks Recreation Bureau Pio Morabe. Talaga namang kita at ramdam po natin ang aliwalas at ganda ng Plaza Asuncion. Mga kasama, ang Plaza Asuncion po ay may kabuuan 652 square meters. Ito po ay may green social space by 4 precast benches, 7 bollard lighting, 4 lampposts, landscaping, at may 2,000 capiz lights. Talaga namang kita po natin ang ganda at tiyak po na mag-e-enjoy po ang bawat bata at pamilya ng Maynila dahil po ito sa sipag at pagpupursige ng ating pong minamahal na alkalde at vice-alkalde. Atin na pong inaaniyahan si Congressman Yul Servo, Mayor Isko and Vice na tumungo po sa entablado. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Maaari niyo pong bigyan ng inyong mga sarili ang isang masigabong palakpakan. Ako po muli ang inyong pong tagapagpakilala, Camille Escanio, at mula po sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating upang kami po ay inyong samahan upang saksihan ang pagpapailaw at ang pagbubukas ng mas pinagandang Plaza Asuncion. Mga kasama,
Atin pong pasisimulan ang gabing ito ng isang panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Benji Ledesma ng Our Lady of the Assumption Parish Youth Ministry. At ito po ay susundan ng pambansang awit at ang awit ng Maynila. Magsitayo po ang bawat isa. Damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa biyaya ng napakagandang Plaza Asuncion na biyayang pagsasaluhan ng mga tigamalati at tigalabarisa. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nasa likod ng mga gawain ito, lalong-lalo na po ang mahal namin Ama ng Lungsod ng Maynila, Mayor Isko Moreno. Kami naman lahat ay magtulungan sa ikalalago ng aming minamahal na syudad. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mananakalabang ang pambansang awit ng Pilipinas. Bawat isa, muli isang magandang gabi po sa ating lahat. Abay, talaga naman, hindi lamang po Manila Zoo. Tayo po ho ay nabigyan ng isa pang panibagong pasyalan at mas pinagandang Plaza Asuncion. Mga kasama, upang ang sa atin po ay magbigay ng kaniyang bungad bati at ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, malugod ko pong ibinibigay sa inyo ang ating pong mapagmahal at napakasipag na Vice Alcalde ng Maynila. Bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan, Vice Mayor Maria Sheila Hanilacuna Tangan.
Isang magandang gabi po sa inyong lahat na kasama natin sa formal na pagbubukas at pag-iilaw nitong bagong ayos, bagong gawang Plaza Asuncion dito sa Malate. Ito ay bahagi pa rin ng layunin ng ating pamalanlunsod na tiyakin ang balancing or ecosystem sa ating kalungsuran, kung saan mapapanatili natin ang espasyo para sa mga luntiang halaman na makatutulong sa polusyon ng hangin at makapagbibigay pa sa tao ng oxygen na kailangan ng ating katawan. Kasabay nito ang pagdanais natin na magbigay ng maaliwalas na kapaligiran, kaya't makikita natin ang water fountain, maayos na pailaw, may musika at magandang mga upuan na magsisilbing pahingahan ng mga taong gagawi sa lugar na ito. Upang kahit paano ay makadama naman sila ng kapanatagan ng isip at kalooban sa gitna ng mga pagsubok at krisis na naranasan natin sa buhay, lalo na nitong panahon ng pandemya. Siyempre, handog natin ito sa lahat ng mga batang Maynila, lalong-lalo na dito sa Liberiza Malate area o itong Zona 78. Nais ko pong gamitin ang pagkakataong ito upang mapakiusapan sana kayo pong mga nakatira sa paligid dito at siyempre po sa mga opisyales ng barangay na nakasasakop dito na maging bahagi din po sana sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan nitong handog naming bagong Plaza Asuncion. Para po ito sa inyong lahat. Kayo po ang unang-unang benepisyaryo nito. Aasahan po namin ang pag-iingat at pagmamalasakit ninyo sa lugar na ito. At sa pagkakataong ito ay pakinggan naman natin ang mahalagang mensahe ng taong patuloy na nangangarap para sa kabutihan ng bawat batang Maynila. Walang tulugan at tunay na mabilis sa pagkilos at pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng kapwa-tao. Nagsisilbing sandigan natin lalong-lalo na nitong panahon na may kinakaharap tayong pandaigdigang krisis pangkalusugan. Ang yorme sa puso nating mga Manilenyo at pinunong kailangan ng bawat Pilipino. Ang pinagpipitaganan nating ama ng lungsod na Maynila, ang kagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. I love you too. May asin pa yung nag-I love you. Maraming salamat sa ating minamahal na ina ng lungsod, ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Honey Lacuna. Palakpakan po natin. Sa ating minamahal na masipag na congressman ng 3rd District, pag ito po walang mask, pag nakita nyo ito ng walang mask, laging walang problema. Laging nakangiti, kahit na anong challenges, laging nakangiti. Ang ating minamahal na masipag, Congressman Yul Serbo, ang naglalayag. At siyempre, sa ating pong mga minamahal na kusyal, ito po ay yung mga pagawaing bayan, pagpaplano, o gusaling pangkalusugan, o gusaling paaralan, o pabahay. Lahat ng yan, pati itong parking ito, ay hindi ko may sasakatuparan kung wala sa pamumuno ni Vice Mayor Honey Lacuna at ng mga konsehal ng Konseho ng Maynila na inyong hinalal. At nais ko pong ibigay naman kahit papaano na pag nakita nyo sila, mabati nyo man lang, na maraming salamat Konsehal sapagkat maraming pagkakataon gabi, Sabado, Linggo nitong pandemyang ito, itong magdadalawang taon, lagi ko silang pinapatawag. Sabi ko mag-session kayo, mag-special session kayo, cancel everything because we need to act and pass certain laws that yung ayuda
yung 6 na buwan na ayuda, na isa katuparan ko yun, dala ng Konseho ng Maynila. Kasi nagawa na yung batas para sa kalsada, o puro paggawa yung kalsada, eh nagkaroon ng surge. At inantabayan na natin yung surge. At alam na natin, makikita natin maraming magugutom. Eh ayoko may magutom sa Maynila. Kinansel ako mga kalsada. Kaya pagpapasensya nyo ha, pag nakaramdam kayo ng lubak ha, ayan nyo na yung lubak na yan. Ang importante, huwag mabutas ang bituka ng tao dahil gutom ang tao. Mga konsyel din po, ang katulong ko nun. 6 na buwan. Nakaraos tayo. 700,000 families. Hindi man po perfecto ang gobyerno ng Maynila, pero tumutugon doon sa pangangailangan ng tao. At lahat ng yan, pati ito, ako napakaswerte ng ano, sa totoo lang ha. Pati ito, sa tulong ng Konseho ng Maynila. Kaya nais ko po, mga kababayan, lalo na kayo rito sa Liberiza, lakasan po ninyo ang palakpak sa ating mga kusyal, Kusyal Erwin Chen. Kusyal Monyo Pangko. Kusyal Boy Isip. Kusyal Laris Borromeo. Kusyal Chari Ortega. Kusyal Hison. O yan. Naku, pinagpupuyat ko lagi yan. At nais ko rin batiin, magaling na, nadalawahan na, sana wag na siyang tumatlo, Architect Balmoris, sana ligtas na rin ang pamilya mo. At sa ating City Engineer Andres, sa ating City Electrician, inubos na lahat ang kapis, kaya po, at least nakapagbibigay tayo ng hanap buhay sa probinsya. Dahil bili tayo ng kapis. Ito naman eh, Pilipino. Kasi gusto ko, ayoko yung mga parang planetang ilaw, o kung ano-anong ilaw, galing sa ibang bansa na hindi yung maintindihan. Ito gawang Pilipino. Tapos, para pa siyang kutita. Bagay sa mga parke. Sa ating Engineer Randy Sadak, palakpakan natin. At siyempre ang ating Parks Development, Pio Murabe, yan, Director, at Giovanni Evangelista. Yan. So sa ating Parks Recreation, Parks Development, mga empleyado, na palakpakan natin mga empleyado, mga taga-DPS, may bago kayong lilinisin, may bago kayong i-maintain. Pero ako naniniwala ako, ito matagal na itong inasam ng Liberiza. Noong Vice Mayor pa lang ako, ina-arbor na to ng mga taga-Liberiza na maibalik sa kanila. Kasi ginawa tong tupadahan ng mga sabong, aso, pusa, tambay, solving boy, bulok na kotse. Naalala nyo nung mag-mayor ako? Nangako kay Father Benji sa simbahan. Sabi ko, may awayin Diyos, totodasin ko yan. Aalisin natin lahat. Binawi natin muli. Tapos, tinamaan naman tayo ng pandemya, pero natuloy pa rin. In fact, dito po, may mangyayari pa rito na maganda para sa inyo. Ito yung patikim. Ito yung umpisa pa lang. But as you all know, minintain yung mga puno, iniwasan sa development, pinasigla pa natin yung mga puno. Kaya naniniwala naman ako, yung mga barangay chairman na umaarbor nito nung araw, may maintain naman to ng mga barangay chairman, mga kagawad. Mami-maintain ba? Baka naman. Kaya naman, tulungan nyo na ang city government na hindi naman to eh. Ang totoo niyan, itong mga taga-Liberiza Malate, sa totoo lang, kung kayo may property rito, ito po ha, ano naman tayo, for purposes of practicality. Kayo may property rito? Dumoble na kagad presyo nung nagbukas yung Manila Zoo. Yes. Sa totoo lamang. Yung value ng pag-aari ninyo, naku, Diyos ko, hanggang lang ito ang tinaas niyan. Tapos meron pa kayong ganito, add-on. Ito, malupit. Ito ang abangan ninyo. More jobs, more business,
more value to the community kasi 50 billion pesos ang itatayong development dyan sa kapitbahay ninyo dito sa Arizona. So, you just imagine, dati, parang walang gobyerno rito. Madilim, tambakan ng mga ano tinong na nabulok. Ito, toits, ditong area ito, tapos dito. So, at least, kahit pa paano naman, maliwala sa lugar para sa inyo, tapos yung bayo ng inyong mga pag-aari, tumaas, o tapos isang kembot lang, nasa Manila Zoo na. Gusto niyo naman pumunta Manila Zoo? Yes! Oh, hindi pa. Huwag na excited. Pero, kasi gusto ko, marami na talaga nagre-request sa akin na talagang buksan na sa public yung Manila Zoo. Ang problema, ang dami pang COVID. Ang dami pa talaga. Maniwala po kayo, talagang, naku, hindi na po kami halos sa talagang magkanda ugaga. Maibaba lang yung infeksyon at mabuhay ang tao. Pero, Pio, tapos na ba? Kausap na kayo. May good news naman ako sa inyo. Ilang oras na lang. O matitikman nyo na rin. O yung Manila. So, unti-unti na, piyait-piyait lang. Dadandahanin natin. O kasi ito naman, nandiyan na kayo at isalakarin nyo lang. O tapos, nakausap ko na si Vice Mayor. Sabi ko, Vice, habang hindi pa pinapasa yung ordinansa, no, ibigay muna natin ng libre sa tao na makita nila. Pero hindi habang buhay libre, ha? Oh. Pero ang maganda naman, no, gusto ko sumaya kayo. Gusto ko lang sa totoo, I want you to have that kind of sense of pride. Ngayon, tapos, spoiled na spoiled kayo. Pag isang kembot mo na naman, may bago kayong St. Luke's. Mukhang St. Luke's. Ang tawag ni Engineer Andres, loko-loko to si Engineer Andres eh. Ang sabi daw niya, hospital. Dahil hospital lang mukhang hotel. Kanina may nagpa-vlog kami dyan, mapapanood nyo na lang yon. Kahit siya, hindi siya makapaniwala na pwede palang gawin ng gobyerno labis. Kasi marami sa, parang sobra-sobra naman. Bakit? Kailangan ba kulang? Hindi ba karapatan ng tao na yung servisyong makukuha niya sobra? Hindi yung pwede na. Huwag tayong makontento ron. Kailangan first class. Yet, kailangan first class. Kung kaya natin first class, bakit? Eh, pera naman ng taong bayan yan eh. Tama, mali? Sa inyo ba galing yung pera na yan? Naman. So, yung parang imposible, gawin natin posible. Yung mahirap, yung middle class, yung mayaman, nagsasama sa isang ospital. Bakit? Kasi yung pasilidad, pang mayaman. Kaya kahit mayaman, papasok. O yung mahirap naman, makaramdam ng first class na servisyo. Ayan po, yung bagong ospital ng Maynila para sa inyo, mga kababayan. Nagbibiruan nga kami pagdating ng araw. Berimo, dinala ka. Sidecar. Inuwi ka, helicopter. Opo, ay nako, Diyos ko. Sabi ko sa inyo kung gano'n ko kayo kamahal. Ninyo lang po alam kung gano'n ko kayo kamahal. Maramdaman ninyo, maramdaman ng mga anak ninyo, yung naramdaman ng anak ko na nakita ang mundo magaganda, kaya ginawa ko magandang Manila Zoo na matikman din ng mga anak ninyo yung natikman ng mga anak ko. Yung natikman ko na kahirapan nung araw, huwag matikman ng mga anak ninyo. Yung natikman kong servisyo ng pampublikong ospital, huwag nyo nang matikman. Matikman ninyo, yun natikman namin nung may pera na kami. Matikman din ang ordinaryong tao. Yan ang pangarap ko sa bawat isa sa inyo. Kaya we always wanted the best for you. Kaya sa inyong lahat, mag-iingat kayo. Kayo na lang ang kulang dito. Opo, kayo na lamang yung kusang disiplina.
yung recipe to success ng isang community. May gobyerno, nagtatrabaho, gobyerno. O, ang kulang na lang yung utaw, yung kusang disiplina, malasakitan sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, pagmamalasakit sa mga bagay na ginagawa ng pamahalaan dahil sa kapakinabangan ng tao. Kaya ito yung naalay namin sa inyo. Ingatan nyo na lang. Mahalin nyo na lang. Pagmalasakitan nyo na lang. Dahil hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw nakakatikim tayo ng magagandang bagay. O lalo ngayon, hirap-hirap ang buhay ng tao. O, pero, pag kayo mag-alala, hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Pag may pagkakataon, lilipat lang ako ng address. Charot. Hindi, nasasaya ko lang kayo. Naniniwala ako lagi. Hindi naman siguro makasalanan ng bansang ito para parusahan tayo ng Diyos na bigyan tayo ng mga leader na makakapamerwisyo sa atin. Ako, I continue to believe, Father, with all honesty. Wala namang perfect. I'm no perfect. I'm no angel. Hindi po ako anghel. Pero ako, patuloy na naniniwala sa Diyos. Hindi tayo pababayaan. Hindi ipapariwara ang bansang to. Kaya kung gusto nyo maiba naman, o gumawa tayo ng kakaibang bagay. Kaya kami, sa awa ng Diyos, at sa tulong ninyo, tumayo ako sa entablado dyan. Sa dito. Tumayo ako dyan, nangako ako sa inyo noon. May mga binitawan akong salita na parang misan niya. Totoo pa kaya sinasabi ni Kois, alawan sa estudyante, alawan sa senior citizen, hospital ng Maynila, pabahay. Diba naalala niyo yan? Dami ko sinasabi sa entablado. Ngayon mga kababayan, sa awa ng Diyos, matangos ang ilong kong harap sa inyo. Lahat ng pinangako ko ng 10 taon naganap 2 taon lamang. Saan man ako dalhin ng tadhana? Saan man ako dalhin ng pagkakataon? At least, makapaglalakad ako sa masulok ng Maynila na nakalibel ang noo sapagkat yung laway ko nasa anla ng mga taga-Maynila. Dahil yun lang ang meron ako. Laway ko nasasanla. Kaya masaya akong natutupad ang mga bagay na nasabi and going beyond what is promised. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, ito naman ha, mga batang Maynila, huwag yun ang ibibigay sa mga luma. Ako por Diyos por Santo. Huwag yun sayangin. Si Honey Lacuna, itutuloy na lang niya. And I guarantee you, I swear to God, she was part of it. Every single step, she knows the plan. She knows the action plan. She knows our failure. She knows our success. And she was there all the time. The same thing with our members of the city council. Kasama sila. Kaya yan, kung gusto nyo matuloy ang mga yan, ako mga kapatid, huwag na huwag kayo nagpapaniwala kay Marites. Diyos ko, alalang ngayon mga kababayan. May mga politikong hindi natin nakita panahon ng pandemya, biglang lumalabas ngayon. Naku, Diyos ko, at nagdagaling-galingan. Ako'y paalala lang ha, hindi ko kayo pinangungunahan. Pero kayo naman eh, ito bagay, pinagkatiwalaan nyo nga ako kahit sa murang edad eh. Nagtotoo ba ako sa lahat ng sinabi ko? Yes. Naniniwala kayo, nagtotoo ako? Yes. Lahat ng binilin ko nung kampanya, nangyari ba? Yes. Or at least, panatag ako. Ngayon, magsasalita ako. Huwag na huwag ninyong pagkakatiwalaan. Yung mga biglang lumalabas, di naman taga Maynila. Ah, tanungin ninyo, nasaan sila nung pandemya? Si Honey Lacuna, nasa bahay na may sakit. Si Honey Lacuna, nagbabakuna sa may edad kasi hindi makalabas sa bakuna. Si Honey Lacuna, nagka-COVID. Bakit? Kakaikot. O hinawaan niya ako, dalawa kami nagka-COVID.
kasi yun ang totoo. Trabaho siya ng trabaho sa labas, plano ko ng plano, implement siya ng implement, o pag-uwi niya sa akin, may COVID, o dalawa na kami. Nainggit na rin si Andres, nainggit na rin si Balmoris, o lahat kami. Kami po ay mga alumni ng Santa Ana Hospital. Kaya mga kababayan, marami ngayon, ano ba tawag sa lalaking Marites? Marisol? Anong tolits? Ha? Tol, ano latest? Tolits, oh. Hindi, natatawa ako dito sa mga to, eh. Kayo, mga barangay chairman, pag kayo naligaw pa ng landas, hihilingin ko sa mga nasasakupan ninyo, ulo nyo naman. Oh. Kasi pag-ahalalan, eh. Diba? Nadadala tayo sa buhay natin ito. Buhay natin. Mga chairman, wasak na bulsa nyo sa pandemya. Lahat na nagdinukot nyo na sa bulsa nyo, pati pandesal mo, chairman. Nagkandaubos-ubos na. Yeah. Lahat na bunot nyo na. Di ba? Buhay natin itong nangyari. Tapos may mga darating na Superman, Super Prince, nangangako, mag-iingat tayo. Don't do it for your own. Do it for your children. Kung nakita ninyong nagtotoo kami ni Vice Mayor, di ang gagawin na lang. Gusto nyo ba tuloy-tuloy lang? Yes! Uy! True! Gusto nyo tuloy-tuloy lang? Yes! Huwag na kayo babalik sa patras. True! Subukan na natin yung mga yun, eh. Di ba? Yun lang ang payo ko. Payo ko lang yan bilang ama ninyo sa lungsod. Kasi kilala ko po yung mga yan. Kilalang kilala ko po yung mga yan. Wala pong magandang intention yan para maglingkod sa inyo. The mere fact na hindi natin sila nakita nung kasagsagan ng kampanya, wala silang mabuting intensyon para sa atin. Ang intensyon lang nila para sa pamilya nila at politika nila. Yon ang maliwanag na intensyon. Kaya po sa inyo, mga taga-Liberiza, mga taga-Malate, mga batang Maynila, wag na wag. Pero, at the end of the day, Father, this is democracy. All I can do is to remind you. Nalalampir reminder. Huwag na tayong bumalik sa bulok. Bumubangon na tayo unti-unti. Marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng maganap na ikabubuti ng mga salin-layon natin. So ngayong gabi, mga kababayan, masaya ako para sa inyo. At least, hindi lang yung Manila, so kasi ito talaga pinangako ko ito. Nagbitaw ako ng salita rito na unti-unti natin itong ayusin. Na today, at least there is a proof on it. And hopefully, maraming trabaho para sa mga taga-Liberiza sa darating na ilang buwan simula ngayon dahil dito sa magaganap na development sa tapat ninyo. At may awan Diyos, mag-ingat kayo. Gusto niyo ba ma-meet si COVID-19? Ayaw niyo? O, talikdan ninyo si Marites. Kasi si Marites ang nagdadala ng COVID. Kasi lawin ng talsik ng talsik. Kaya ingat lang tayo, ingat. This is our city. It belongs to the people of Manila. It belongs to you. Sa atin ito. Sa mga batang Maynila ito. Hindi ito para sa mga dayo. At dumarating lang dito paghalalan. Ito ay syudad natin, syudad ng mga anak natin, syudad ng salinlahin natin, ugat ng pinagmulan natin. Kaya, pag-ingat kayo, mahirap ang buhay, kasi itatawid namin kayo, may awa ang Diyos, makakaraos tayo. I love you. I love you, Lord. At pagpalain nawa kayo ng Pong Maykapan. Manila!
God first. Thank you. Maraming salamat pong muli. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang minamahal nating alcalde at Vice Alcalde Mayor Francisco Isko Morel Lumagoso at Vice Mayor Maria Sheila Han Lacuna Pangan. Palakpakan naman po natin sila. Congratulations po sa ating lahat at welcome po sa bagong Plaza Asuncion, sa bagong paraiso ng Batang Maynila. Nais po namin tawagin at anilihan ang ating mga punong barangay na samahan po ang ating pumilamahal na alcalde, Vice Alcalde at si Congressman Yul dito po sa entablado para po sa isang photo opportunity. Gayun din naman po ating pong inaanayahan ng iba po natin mga konsehal na samahan po sila sa entablado para po sa photo opportunity. Maraming salamat po sa ating lahat. Mga Batang Maynila, patikim pa lamang po ito dito po sa paraiso ng Batang Maynila. Talaga namang marami pa tayong aabangan dahil may mga palaruan, may mga basketball courts at marami pang iba. Ito po ay hatid sa atin ng ating pong minamahal na Mayor Isko Morel Lumagoso at Vice Mayor Maria Sheila Han Lacuna Pangan. Ang mga kasama, excited na ba kayo sa bagong Plaza Asuncion? Magpalakpakan naman po ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa aming lahat dito po upang saksihan ang opisyal na pagpapailaw at pagbubukas ng bagong Plaza Asuncion. Maraming salamat po muli po mula po sa pamahalaan ng Lungsod ng Maynila. Kami po ay nagpapasalamat. Ako po muli si Camille Escanio, ang inyong pong tagapagpakilala. Mag-iingat po ang bawat isa. Maraming salamat po at welcome po dito po sa bagong Plaza Asuncion. Thank you.